Hello mga bishi, this is Marie G Channel and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick na rin po ng bell button para lagi kang notified sa aking mga ina-upload na video. Ngayon ay panibagong araw, ay panibagong video tutorial po tayo. Ang gagawin po natin ngayon ay magbabayad po tayo ng fee bill sa GCash gamit ang ating G-Credit. Alam ko po na marami nang nakakaalam nito at marami pang hindi nakakaalam kung paano gamitin ang G-Credit sa GCash. Kaya ngayon guys, samahan niyo po ako at magbabayad na po tayo ng bills via online po. Hello guys, ngayon panibagong araw, panibagong video naman ang ating gagawin. Ngayon ang video ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano natin gamitin ang G-Credit sa GCash. Ngayon, magbabayad po tayo ng internet sa GCash gamit ang ating G-Credit. Ngayon, umpisa na po natin. Puntahan po natin yung GCash application. Bukasan po natin. Wait lang po at ayaw mabuksan ang G-Credit. Yung impin sa GCash ay kailangan wag po natin i-share sa iba. Ngayon, nakikita nyo po yung aking balance ay 32.2 pesos. Ngayon, ay magbabayad po tayo ng P-bills gamit ang ating G-Credit. Ang ating G-Credit ngayon ay meron laman na 10,000. Ngayon, punta po tayo ng P-bills. Pindutin natin yung P-bills. Then, after nyan, lalabas yung mga categories. Ang babayaran po natin ngayon ay internet. Ngayon, pindutin po natin yung internet. And then, hahanapin natin kung anong pangalan ng ating internet. Kung smart, direct postpaid, Skype broadband, Skype cable, pili lang po kayo kung ano yung sa inyo para makapagbayad po tayo. Ako, yung babayaran po natin yung internet ng aking pinsan kasi yung sa amin ay kababayad ko pa lang kaya gagamitin natin yung account ng pinsan natin para makapagbayad tayo ng internet gamit ang G-Credit sa GCash. Ngayon, ang kanilang internet is Converge ICT. Kaya pindutin natin yan na Converge ICT. And then, meron ditong nakalagay na account number, 13-digit, account name, amount, and then email optional if gusto nyong ilagay yung Gmail nyo para updated din if nakabayad na nga yung ating kung nabayaran na nga yung ating internet. Ngayon, enter natin yung account number ng pinsan ko. Ngayon, 1-6-0-7-0-2-0-1-5-1-2-1. And then yung account name. Then, and then after nyan, punta po tayo ng amount. Yung amount niya. Then, kung gusto nyong ilagay yung Gmail, ilagay natin para makatanggap pa rin tayo ng update tungkol doon sa ating binabayaran. Ngayon, i-next na natin after ma-enter natin yung details. After nyan, magpipili po kayo ng kung ano ang gagamitin natin. GCash, yung sa debit ba, yung totoong pera nyo sa GCash or yung credit. Ngayon, gagamitin natin yung credit. Kaya pipindutin natin yung credit. Ngayon, i-next natin. Ang balance natin sa credit, G-Credit is 10,000. Ngayon, mabawasan ng 1,625. Ngayon, i-next na natin. And then, after nyan, i-confirm lang natin kung
Okay na ba yung account number, 13 digit, kung okay ba, account name. I-back natin kasi walang space yung apelyido ng pinsan ko. Then space, then okay, next. Then amount, then 10 pesos sa GCredit. Then next. Double check again kasi kung mahirap na kung magkamali tayo, hindi na yun mababawi. 10, 60, 70, 21, 5, 2, 1. Then Ria G Prires. Then ayan, i-confirm na natin kasi yun na ang confirmation details ng ating binayarang processing lang. Wait natin hanggang sa mag-success ng ating bill. Is it from the okay. Then, antay lang po natin. Tingnan natin dun sa, kasi minsan yung GCredit natin is, ayan, nabayaran na natin. Kasi, minsan ganun yung ayan, mayroon ng bills. Ayan, may message na at makakatanggap din yung number natin sa yung naka-register, makakatanggap din kung nakapagbayad nga tayo. Ayan. Nakabayad na tayo ng bill natin. Meron. Tapos doon sa email, may darating din na email sa akin. Ayan yung email natin. You have received your payment of 1,625 pesos GCredit on 11/10/2020, 5:38 p.m. for 10, 60, 70, 21, 5, 2, 1 to converse ICT with fee 7 pesos. This has been processed and your payment will be posted within 24 hours. Your GCash reference. Ayan na. Ganun lang kadali guys ang pagbayad sa ating P-bills. Ngayon, tingnan natin sa credit. Ang GCredit ko ay nabawasan na. Kanina is 10,000. Kaya ngayon, okay na yan. Ayan lang guys, kadali. I hope guys, may natutunan kayo sa araw na ito. Thank you, and kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share, at pakiclick na rin po ng bell button para lagi kang notified sa aking mga ina-upload na video. Thank you! Bye-bye!